tol, bukod kay Baby Yama, na sinasabing original at pinakabatang naging hari ng Bilibid, ang tatlong ito. Ang mga umanong tinaguri ang mga hari ng Bilibid at siga ng mga siga noong mga panahong magkakasama pa sila sa Maximum. Pero sino nga ba sa kanila ang talagang nauupo sa trono ng mga kriminal sa loob ng pambansang Piitan? Matapos ang inspeksyon, pinuntahan ng dalawa ang tatlo sa tinaguri ang mga hari ng Bilibid na sina Kulango, Ko at JB Sebastian. Napawang halos dito. Look at me. Dito. Look at me. Look at me. Dito. You look at me. You're Peter Ko. Ikaw pala siga dito. Ha? Ha? Eh sabi mo nga sa interview mo siga ka eh. Ha? Dagdagan mo pa yung office mo, sabi mo. Hindi ka lang ano, hindi ka lang killer, kernaper pa. Ano pa yung sabi mo? Dinagdagan mo lang. Sinagot mo lang. So, ikaw ang mayor dito. Ano? Yes po, sir. Konte, sir. Kumpos kayo ang ganda para sa akin, ha? Yes po, sir. At napakanta ni De La Rosa si Kulangko kung sino ang hari ng droga sa Bilibid. Si Peter Ko, tinuna ka muna hari-hari sa drugs dere. Sir? Tinuna? Adi ka? So, eh, ano ka? Ano mo ulam ang kabuta magkaka? Ah, si hari-hari sa drugs? Yung mga boss yun, napipilitan, palu-paluin na lang yung mga miyembro. JB Sebastian, ang hari ng Piitan, ang bad boy ng Bilibid. Kilala siya sa buong Pilipinas, hindi dahil sa kanyang krimen, kundi dahil sa kanyang papel sa malaking kontrobersiya na nagpatumba sa dating senadora na si Laila De Lima. Noong 2016, isiniwalat niya ang iba't ibang kalokohan sa loob ng Bilibid at kasama na rito ang umano'y partisipasyon ni De Lima sa mga iligal na droga. Yan ang dahilan kung bakit nahuli ang senadora at naipasok sa bilangguan. Todo ang sakit sa ulo na dinala ni Sebastian sa gobyerno dahil sa kanyang mga revelasyon. Pero hindi siya basta-basta preso lang ha. Mataas ang kanyang rango sa loob ng Bilibid. May mga kwento na may sarili siyang bahay sa loob, may aircon, may flat screen TV, at kung ano-ano pa. Talagang high profile inmate siya. Parang may sariling palasyo sa loob ng kulungan. Tuwang-tuwa ang mga media sa kanya. Laging hinahanap ang kanyang opinion at istorya para bang artista sa loob ng Bilibid. Laging hinihintay ng mga tao ang susunod niyang hakbang. Hindi katakataka na ang ibang mga preso naiinggit at naiinis sa kanya. Pero sino nga ba si JB Sebastian bago siya tinuguri ang maging Bilibid King? Si gang war. They stabbed him? Stabbed him and beat him to death. Si JB Sebastian ay isang college dropout noong third year niya. Nahuli siya dahil sa mga kasong carnapping at kidnapping. Una siyang dinala sa National Bureau of Investigation Detention Center. Pagkatapos ng isang buwan, inilipat siya sa Manila City Jail. Dito, agad siyang nakilala bilang overall advisor ng gang na Sige Sige Commando. Parang consultant lang, di ba? Nang mahatulan siya noong 2009, dinala siya sa Maximum Security Unit ng New Bilibid Prison. Dito, naging leader siya ng grupo na Presidio, isa sa dalawang pangunahing drug operators sa loob ng Bilibid. Ginagamit daw siya umano ng mga drug lords para lipulin ang mga distributor na hindi nakakapag-abot ng kita mula sa bentahan ng droga sa loob at labas ng Bilibid. Sa loob ng Bilibid, hindi lang si JB Sebastian ang may bigating pangalan. May iba pang malupit na karibal siya na si Herbert Kulangko, isang convicted kidnapper at kapwa malaking testigo sa kaso ni De Lima. Si Herbert daw ang pinuno ng ibang grupo na tinatawag na karsel. Parang basketball lang yan ha. May Team JB at Team Herbert naghaharap-harap sa loob ng kulungan. Pero bago pa man nagningning ang pangalan ni JB, kilala na rin ang ama nito bilang isang notorious na kriminal. Tumubo ang pamilya Sebastian sa Tondo, Manila, kung saan napakaraming gang-related activities. Tondo, sabi nila, ang pinakamakapal na bahagi ng ating kabisera. Pag daw sinabing pulis sa Tondo, marami ang naniniwala na kasama rin sila sa mga gang activities. Kung hindi man miyembro ng gang, baka protektor naman ang negosyo ng mga grupo kapalit ng pera. Bagamat kilalang kilala at kinatatakutan ang ama ni JB dahil sa kanyang reputasyon,
Wala ni isa sa kanyang pamilya ang sumali sa gang o nakakulong. Pero ito ang manupit, nahuli na rin ang kanyang ama dahil sa dalawang kaso ng murder at nakakulong sa loob ng isang linggo. Pero nakaalis siya sa kulungan nang magbayad lang daw siya ng 6,000 piso sa pamilya ng mga biktima. Ganun lang kadali, anong klaseng justice system yan, no? Minsan nga, kapag mataas ang koneksyon mo, malayo ang mararating mo. Ganito ang nangyayari kay JB nang unang makapasok sa bilangguan. Dahil sa mga koneksyon ng kanyang ama, natuto siya kung paano kontrolin at gamitin ang sistema ng kulungan. Bago pa man siya makaapak sa loob ng selda, may mga kaibigan na agad siyang naghihintay. Di lang basta kaibigan, may mga bodyguard na rin siya kumbaga. Hindi lang dahil sa paggalang sa kanyang ama, kundi dahil na rin sa reputasyon ni JB sa labas. Naging maayos ang trato sa kanya ng mga gwardiya ng kulungan. Sa mga unang linggo, araw-araw na bumibisita ang kanyang ama. Pero nagbago ang lahat nang magkasakit ito ng malubha na kalauna ikinamatay nito. Nang mamatay ang kanyang ama, hindi pinayagan si JB na dumalo sa libing. Kaya nagdesisyon si JB na ibahagi ang kanyang kuwento dahil ayaw niyang sundan ng iba ang landas na tinahak niya. Alam niya ang peligro ng ganitong lifestyle. Ang New Bilibid Prison sa Muntinlupa City ang pangunahing pinitensya na itinayo para sa mga bilanggo sa Pilipinas. Ito ay nasa ilalim ng pangangasiwa ng Bureau of Corrections na nasa ilalim ng Department of Justice. Noong 1940, inilipat ang mga bilanggo mula sa dating Bilibid Prison sa Maynila papunta sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Ang natirang parte ng lumang kulungan ay ginawang Manila City Jail. Sa umpisa, ang lupa ng kulungan ay nasa 551 na ektarya, pero nabawasan ito ng 104 ektarya para sa housing project ng Department of Justice. Kasabay ng paglipat ng mga bilanggo, ginamit din ang ibang parte ng lupaing sakop ng New Bilibid Prison para sa headquarters ng Bureau of Corrections. Yan ang nagsisilbing command center kung saan pinaplano ang kanilang mga correctional activities. Fast forward sa May 2018, nasa 26,877 na convicted criminals ang nakakulong sa New Bilibid. Parang isang barangay na rin yon. Ngayon, aminin mo, ikaw na rin siguro'y naiintriga kung paano nabubuhay ang mga bilanggo sa loob. Sa isang pag-aaral tungkol sa mga gang sa loob ng New Bilibid Prison, napagalaman na ang mga ito ay may sapat na kapangyarihan at impluensya na halos kontrolado na nila ang takbo ng kulungan. Iba to ah, di lang sila mga bilanggo, para mga manager pa ng kulungan. Ang isa sa mga kinilalang grupo ay ang Sigi-Sigi Sputnik o Presidio na pinamumunuan ni JB Sebastian. Kasama rito ang Komando, Happy Go Lucky Gang at Bahala na Gang. Samantala, ang mga kaaway nila na Oxo Allied Gangs o Karsel ay pinamumunuan naman ni Herbert Polanco, yung dating convicted kidnapper na naging sikat dahil sa mga concerts niya sa loob ng Bilibid na parang music festival. Sa kabilang banda, para sa mga gang, isang karangalan ng mamatay habang pinaglalaban ang kanilang grupo o ang magpakulong alang-alang sa pangalan ng gang nila. Sa isang documentary ng Discovery Channel sa UK tungkol sa mga gang sa Pilipinas, tampok doon ang marangyang buhay ni JB Sebastian sa loob ng New Bilibid Prison. Sa bawat gang, may hierarchy na nasa tuktok ng pyramid ang gang na pinamumunuan ni JB, ang Sigi-Sigi Commando. Para panitilihin ang kapayapaan, nagkikita-kita ang 12 gang commanders tuwing linggo, parang mga barangay captain na nagmi-meeting para sa kapakanan ng kanila mga constituents. At ito, tignan mo tol, late pa dumating si JB na parang wala lang. VIP na VIP, hari talaga. Hayahay din talaga siya dahil mas maganda pa ang lugar ng kanyang opisina kaysa sa ibang social clubs. May malaking TV, aircon, hindi mo iisiping nasa loob ka ng kulungan. Mainit na mainit sa labas, pero dito sa loob, ang lamig ng aircon. Tingin pa yung dalawa. Tignan mo, tamang chill-chill lang habang naglalaro ng tennis, panis. Pero ang kagandahan naman neto tol, yung mga hawak niyang gangs ay nadidisiplina niya raw ng maayo sa loob ng Bilibid. Sa documentary, pinagyayabang ni JB at ng kanya mga kasamahan sa gang kung gaano sila kalakas. Para silang mga boss na nagpapatakbo ng negosyo, may sarili siyang TV station, high-tech na detention cell, at koneksyon sa mga mataas na opisyal ng gobyerno. Pero ang pinakamalupet ay nang banggitin ni JB na may koneksyon siya
sa ilang prominenteng opisyal ng gobyerno, kabilang na ang dating presidente Benigno Aquino III. Who's this guy? He's the president of the Philippines. You gotta be kidding me! At ang dating Justice Secretary na si Laila De Lima. Sa Amerika, kung makikita ng mga tao na nag-uusap ang Attorney General at isang gang member, siguradong wala na siyang trabaho kinabukasan. Pero dito, parang kailangan ng mga opisyal ang mga leader ng mga gang para ma-maintain ang kaayusan sa loob ng kulungan. Pero syempre, hindi nagtatapos ang istorya dito. Pagkatapos ng ilang taon mula nang ipalabas ang documentary, nagbago ang ihip ng hangin. Pumayag si JB Sebastian na magtestigo laban sa kanyang dating kaibigang si Laila De Lima. Sinabi ni JB sa mga investigador na di umano'y siya ang nag-organisa ng fundraising para kay De Lima mula sa mga kilalang drug lord para ponduhan ang kanyang kampanya. Kaso, nasa ilalim siya ng microscope sa administrasyon ng dating presidente na si Duterte at nakakuha ng pansin ng Department of Justice na pinamumunuan ng dating sekretary Vitaliano Aguirre II. Sa isa sa mga nakaraang congressional hearings ukol sa di umano'y pagkakaugnay ni De Lima sa ilegal na droga, sinabi ng kanyang kaaliado na si dating congressman Gary Alejandro sa komite na si JB Sebastian ay ginamit na asset ng gobyerno na humantong sa raid ng New Bilibid Prison noong December 2014. Sinabi ni Alejandro na nagtagumpay ang operasyon dahil naaresto ang 19 na preso na nagpapatakbo ng kalakalan ng droga sa loob ng New Bilibid, kasama ang karibal ni Sebastian na si Herbert Colanco at dinala sa National Bureau of Investigation, habang naiwan naman si JB sa loob ng New Bilibid Prison. Ayon sa dating kongresista, napili si JB Sebastian bilang asset dahil sa kanyang mga katangian na matalino, diplomatiko, at may kakayahan sa pamumuno kumpara sa ibang leader ng gang sa loob ng bilangguan. Ang mga leader ng iba't ibang gang sa loob ng New Bilibid Prison ay nagkuwento sa komite na nag-ipon daw ng pondo si De Lima para sa kanyang kandidatura bilang senador noong 2016 mula sa ilegal na droga. At ang pera ay umano'y kinolekta sa pamamagitan ni JB Sebastian. Pero kinabukasan na naman, September 28, isang nakakagulat na pangyayari. Dahil may kaganapan at mga alegasyon na umiikot na stabbing incidents na naganap sa New Bilibid Prison at isa si JB Sebastian ang sinaksak. Ayon sa investigasyon ng PNP-CIDG, ang isa sa dalawang stabbing incidents ay isang plano upang patayin si JB Sebastian upang mapigilan siyang magpatotoo laban sa senadora na si Laila De Lima. Ito ay kinumpirma ng mismong salarin na si Tomas Doninya sa isang sinumpaang salaysay. Nasa utos ng kanyang kaibigan sa Philippine Navy, sinubukan niya patayin si Sebastian. Ang plano ay itakwil si Sebastian para hindi siya makapagpatotoo laban kay De Lima tungkol sa pagkalaganap ng droga sa New Bilibid Prison. Sa isa pang pagdinig noong October 10, 2016, inihayag ni JB Sebastian sa kanyang affidavit ang relasyon ng kanyang karibal na si Herbert Colanco at Senadora De Lima. Inamin din ni JB na ang mga ilegal na gawain sa loob ng bilangguan ay kumikita ng hanggang 100,000 piso sa isang araw. Ang mga prison officials daw ay binabayaran ng 100,000 pesos kada linggo para patayin ang mga signal jammers na nagbibigay daan para sa mga inmates na makipagkalakalan ng droga kahit nasa loob ng bilangguan. Sabi rin ni Sebastian na nagbigay siya ng hindi bababa sa 14,000,000 piso sa loob ng 6 na buwan para sa kampanya ni De Lima bilang senador. Sa hindi inaasahang pangyayari, noong July 20, 2020, kinumpirma ni Bureau of Corrections General Gerald Bantag ang pagkamatay ng high-profile inmate na si JB Sebastian. Kaso hindi yata natuwa ang mga tao sa paliwanag. Dahil sa duda ng publiko, nag-imbestiga na rin ang Senado tungkol sa suspicious na mga kamatayan dahil sa COVID-19 kasama na si Sebastian. Gusto nilang malaman kung namatay nga ba talaga sa sakit ang mga ito o baka naman nagpapanggap lang para makatakas. At syempre, hindi rin nagsawang magbigay ng komento si Laila De Lima. Ang punto niya, sobrang hindi malinaw kung ano ba talaga ang nangyayari sa mga bilanggo, lalo na sa usapin ng COVID-19. Baka daw ginagamit lang ng Bucor ang pandemya para takpan ang mga pagpapabaya nila sa kalusugan ng mga preso. O mas malala, ang mga patayan at torture na nangyayari sa loob. O di kaya ay magpanggap na patay na ang ilang preso.
ang kanyang biglaang kamatayan dahil sa COVID-19 ay nagdulot ng iba pang mga espekulasyon. Maaring may mga tao na nagbanta sa kanyang buhay o maaring may iba pang mga hindi pa natin alam na mga detalye na maaaring magpaliwanag sa kanyang sitwasyon. Pero base sa update toll noong July 7, 2022, kumpirmado na ng NBI na si JB talaga ay namatay sa COVID-19. Ayon sa NBI, hindi pinatay si JB Sebastian. Sa halip, namatay raw siya dahil sa COVID-19. Yan daw ang resulta ng kanilang investigasyon matapos utusan sila ng DOJ na busisiin ang mga kamatayan ni Sebastian at iba pang 8 preso sa New Bilibid Prison. May mga saksi daw na nagsabi na okay naman daw ang kalagayan ng mga presong ito. Parang normal lang bago sila namatay. Ayon sa NBI, pasyente talaga si JB ng COVID-19 nung dinala siya sa Site Hari. Ito yung lugar na ginawang quarantine facility ng Bucor. Mula nung July 2 hanggang sa namatay siya nung July 18, 2020, dumaan daw si Sebastian sa mga sintomas tulad ng diarrhea, ubo, pananakit ng kalamnan, pagod, at sakit ng ulo. Ayon sa death certificate niya, namatay siya sa acute myocardial infarction o heart attack dahil sa COVID-19 noong July 18, 2020. Pero oops, bumalik na naman ito tol sa pagka-misteryo dahil nitong December 15 lang noong 2022, may panibagong report na naman ang nailabas. Diba nung una sinabi nila na namatay siya dahil sa COVID-19 sa Site Hari? Pero may lumabas na bago ngayong info na hindi raw doon namatay si JB. Sabi ni Gregorio Katapang, yung big boss ng Bucor, nasa University of Perpetual Health Bilibid Extension School raw talaga namatay si JB, hindi sa Site Hari or sa ospital. Ngayon, parang naguguluhan yung mga tao kasi bakit raw doon namatay si JB? Taliwas sa naunang report. Yung asawa nga ni JB, gusto niya sana magpa-autopsy nung time na kakamatay lang ng asawa niya. Kaso hindi raw pinayagan at agad na pinasunog yung katawan nito dahil sa health protocols. Dahil dito, nag-iimbestiga na naman ngayon yung Bucor para malaman kung ano talaga ang nangyari. Balita ko yung Site Hari, hinahawakan ng mga pulis ng PNP NCRPO at sila raw yung nag-aasikaso ng mga presong tinamaan ng COVID. May mga sabi-sabi rin last year, may mga pulis daw na sinampahan ng murder complaints ng NBI dahil sa mga kahina-hinalang pagkamatay ng ilang high-profile na preso sa Bilibid. Pinagbibintangang ginamit lang daw yung COVID bilang cover-up para patayin yung mga preso. Tol, bukod kay JB Sebastian, ay mayroon pang isang mabangis na leyon ang sinasabi naghahari rin sa New Bilibid Prison. Ang taong ito, ang umanong gumawa ng mga karangian sa loob ng maximum security compound. Ginawa ng taong ito ang loob ng maximum na mala Las Vegas ang dating. Hindi lamang respeto ang kanyang tinatanggap mula sa ibang preso at mga bantay, kundi pati na rin ang takot. Gaya ni JB, isa rin siya sa mga tumistigo laban sa umanong ugnayan ni dating DOJ Secretary Laila De Lima sa mga kontrabando at kalakalan ng illegal na droga sa loob ng Bilibid. Kilalanin natin ang taong ito. Ang apelido ko talaga, Kulangko. Magkulangko na lang ko kasi lagi mag tinatawag ko. Gusto nila Peter ko, Tony Kulangko. Ay, Kulangko. Sige, Chinese na rin ako. Hindi makarunong marunong English. Hindi makarunong ma-Chinese. Ay, Kulangko. Sige, Kulangko naman ako. Bakit lagi kong Kulangko? Sige, Kulangko. Chinese na rin ako. Herbert Kulangko alias Ampang. Isang batang may pusong leon sa Ozami City. Walang ibang bakanteng espasyo sa dibdib niya kundi para sa pamilya. Sa Barangay Carmen, sa siyudad ng Ozamis, isinilang si Ampang. Sinasabing mabait at masunuri namang bata si Herbert. Chinelas, shorts, at sando lang ang puhunan sa pang-araw-araw. Kumbaga sa basketball, naabot niya ang bola sa rebound pero sa pag-aaral, kapos para tumira ng 3. Hanggang grade 6 lang kasi siya at hindi na siya nakaapak ng high school dala ng tindi ng kahirapan. Nang magkasakit ang tatay niya ng malaria, lalo silang naipit sa kahirapan. Ang nanay niya wala ring hanap buhay maliban sa paglalaba. Kulang na kulang ang kanilang kinikita para sa pang-araw-araw na gastos, lalong-lalo na sa gamot ng tatay niya. Sa bawat araw, di nila alam kung may maiuwi silang kahit konting pagkain para sa kanilang pamilya. Sa sobrang kapos, di nila alam kung ilang beses sila makakakain sa isang araw. Yung tipong sa bawat kagat, kailangan mong isipin kung may susunod pa bang hapunan o kahit almusal man lang kinabukasan. Kaya naman sa edad na 7, napilitan si Ampang na maghanap buhay. Pero sino ba naman ang tatanggap sa isang batang totoy? Wala, kaya't nagnanakaw na lang siya.
Di niya gustong maging magnanakaw pero wala na siyang ibang pagpipilian. Hindi naglaon, lumaki si Ampang. At kasabay ng kanyang paglaki ay ang paglaki rin ng kanyang mga krimen. Ngayon, hindi na pandurukot ang ginagawa niya. Nagbuo siya ng isang grupo at nagsimula na silang mang-hold up ng mga bangko. Sa iba't ibang sulok ng Pilipinas, kilala na ang pangalan nila, Ampang Colango Robbery Group. At sa bawat hakbang na ginagawa nila, laging may plano. Di lang basta planong binuo sa isang iglap, kundi isang planong pinag-isipan at pinagkukulan ng oras. Kumbaga pang Hall of Fame ang strategy nila. Taong 2000 pa lang, nagsimula na sila. Isa na roon yung bangis na pagnanakaw sa RCBC Cabuyao Branch sa Laguna noong May 16, 2008. At sinasabing ito ang pinakamadugong bank robbery sa kasaysayan ng Pilipinas. Dahil lahat ng 10 empleyado, walang pinaligtas, walang bakas na may pumalag, mukhang sadyang pinatumba para walang mabuhay na saksi. Lumobo ang balitang ito hanggang sa palasyo ng Malacanang at sa iba't ibang bansa. Nag-utos pa ang Noy Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na habulin itong mga salarin. Gumawa ang gobyerno ng Task Force RCBC at nagbigay ng 100,000 na pabuya si Governor Teresita Lazaro ng Laguna at si Senator Bong Revilla para huliin itong mga siraulo. Ang daming bangko ang naisahan ng grupo nitong si Colango. Puso rin sa kanila ang team up. Sabi nga, nakipag-team up daw umano sila sa mga sindikato gaya ng Waray-Waray at Ozamis Robbery Group. Pero nagtago sila ng ilang taon sa batok ng mga pulis hanggang sa dumating ang taong 2009, January 11. Isang pangkaraniwang araw para sa karamihan pero hindi para kay Herbert Colango at sa kanyang grupo. Sa Iligan City, sa isang checkpoint sa barangay Tuminobo, isang puting Isuzu D-Max pickup ang biglang sumulpot. Pre, parang kahina-hinala yung pickup na yun ah. Anyang ganon sa isa sa mga tauhan ng PNP. Ayon kay Chief Superintendent Nicanor Bartolome, yung PNP spokesperson, lantaran daw ang mga pasahero ng sasakyan sa paghawak ng mga matataas na kalibre na armas. E di yun na, nang ipahinto nila yung sasakyan, wala. Si Herbert Colango, ang leader ng Ampang Robbery Group, kasama ang kanyang mga tropa ang sakay. Boom! Instant jackpot! Malalaman din na gumamit ng iba't ibang pagkakakilanlan si Colango. Kilala din siya bilang Roy Gilbert Colango, pati na rin William Mendoza at Apang. Sa kanila, nakuha ang 3.45 na kalibre ng baril, isang M14 rifle, isang M16 assault rifle, at ilang magazine na may mga bala. Fast forward! Kahit nasa loob na ng bilangguan si Colango at ang kanyang mga alipores, may mga balita na nagnanakaw pa rin yung grupo niya sa labas. Parang boss lang sa video game, pati sa kulungan nagpapatakbo pa rin ang negosyo. October 2014, big news, hinatulan si Colango ng reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakakulong ng Paranaque Regional Trial Court. Pero ito ang malupit, pagkatapos mailipat si Colango sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa, hindi siya nagpakabait. Sa halip, parang nag-level up pa lalo si Colango. Gumawa siya ng sariling kaharian sa loob ng kulungan. Kahit nasa loob ng selda, nakakapag-utos pa rin siya sa kanyang mga tauhan sa labas. Mabilis siyang umakyat sa pagiging chairman o gobernador sa side na tinatawag na karsel. At sa sobrang yaman niya, pati mga gwardiya sa kulungan nasusuhulan niya at nagagawa niya pa ang mga ito mapasindak. Kung ano man ang gusto niya, nagagawa niya. Bilibid pero parang naging Beverly Hills ni Colango tong kulungan. Ngayon, gaya ni JB Sebastian, isa rin siya sa mga tumistigo laban sa umanong ugnayan ni dating DOJ Secretary Laila De Lima sa mga illegal na droga sa loob ng Bilibid. Sa isang affidavit na isinumite ni Colango bilang aplikasyon sa Witness Protection Program ng gobyerno, sinabi niya na noong panahon na si Madam De Lima ay Secretary of Justice pa, malakas daw itong kumolekta galing sa bentahan ng mga illegal na droga sa loob ng Bilibid, yung parang under the table ba? Alam nyo, okay naman nung una ang samahan ni Colango at JB Sebastian. Tandaan natin na ang dalawang ito ay kapwa chairman ng kanilang hinahawakang mga gang sa loob ng maximum security compound sa New Bilibid. Sa side ni Sebastian ang tinatawag na presidio at sa side ni Colango ay ang karsel nga. Mas malaki ang area ang hinahawakan nito ni Colango dahil 8 pangkat na gang ang sakop nito, samantalang 4 lamang ang kay JB. At mas maraming big time drug lords daw si Colango kumpara sa kanya. Noong first week of January 2014, pinatawag daw si Colango ni JB sa area ng presidio upang pag-usapan ang pagtutulungan nila
para sa dating Justice Secretary na si Madam De Lima para pondo di umano sa kampanya nito sa darating na 2016 national election. So tanong ni Golango, anong klaseng tulong pare? Sinagot daw ito ni JB na mag-teamwork sila sa pagbebenta ng shabu. Umoo na lang ng umoo si Golango sa proposal nito ni JB. Kahit hindi talaga siya sang-ayon, di rin kasi talaga siya nagtitiwala kay JB. Bakit naman kaya? Dati kasi tol, si Golango raw talaga ang overall chairman ng Maximum Security Compound at si dating Bucor Official Director Rafael Ragus daw ang nag-appoint sa kanya. Nung time kasi na hindi pa chairman si JB sa presidyo, may pinapirmahan kay Golango itong si Assistant Director Cruz na papel for correction order na nakasulat sa wikang Ingles. Eh hindi naman daw gaanong nakakaintindi ng Ingles si Golango, kaya't pinirmahan niya na lang ito nang hindi man lang naiintindihan. Sa kanya na lang nalaman na ang ibig sabihin pala ng pagpirma niya sa order na yon ay patungkol sa pagpayag niya na maging chairman si JB Sebastian sa presidyo side at siya sa carcel side. Kung kaya't dito na nagsimulang mahati ang Maximum Security Compound ng New Bilibid. So sabi ng orderly, pinapepirma po ni assistant director mo, si assistant director, si Cross. So hindi pwede ako magtatanong si assistant director po. Ah, ganun ba? Basa-basa, kunwari nabasa ko, pero hindi ko naintindihan po. Pinirmahan ko po ngayon. Yun pala, yung pinipirmahan ko pala, pumayag daw ako at nag-usap kami. Nga pumayag po ako, siya ng chairman sa kabila at sa akin yung carcel size sa presidyo. Grabing pagka-badrip nito ni Golango dahil parang naisahan siya ni na JB. Close raw kasi itong si Assistant Director Cruz kay JB. Anyway, ang ibig sabihin ng pagiging chairman nila, parang gobernador. Pinagkalooban sila ng kapangyarihan mula sa direktor ng Bucor sa Maximum Compound kung saan sila pwede magpatapo ng inmates sa labas. Ngayon, second week daw nung January 2014, may isang taong lumapit sa kanya na nagngangalang Jonel Sanchez. Ito yung security aide ni Madam De Lima. Sinabi nito sa kanya na, oh, bakit hindi ka nakipagkasundo kay JB? Sagot ni Golango na, sir, wala akong tiwala ron. Baka gagamitin lang ako nun para bumango siya kay Madam. Sinabi raw ni Jonel sa kanya na, okay, ganito na lang pre. Huwag na kayong mag-away at ako na lang magiging bridge o tulay ninyong dalawa kapag bigaya na ng pondo. Sa sinabi ni Jonel, pumayag na itong si Golango at pagpupulungan pa raw nila kasama ang hawak niyang mga gang kung magkano ang kakayaning kota. Pero bago pa pala yan ay noong October 2013 pa raw, di umano nagbibigay si Golango ng 3 million pesos buwan-buwan para kay De Lima sa pamamagitan ni Jonel. At November 2013, 1.2 million naman ang ibinibigay niya buwan-buwan para sa dating direktor ng Bucor na si Franklin Bucayo sa pamamagitan naman ng kernel nitong si Eli. Bagong upo pa raw kasi ni Bucayo noon kaya kinakailangan niya ang tulong ni Chairman Golango pampinansyal para umano sa mga gastusin sa loob ng Bilibid. Kinokolekta niya mga pera mula sa mga big time drug lords sa area niya na karamihan ay mga incheck. PR payola raw ito kung tawagin nila para lahat ng gusto nilang kontrabando malayang makakapasok sa Bilibid. Kumbaga may nangyayaring give and take dito mula sa mga opisyal hanggang sa mga chairman, hanggang sa mga bigating drug lords, hanggang sa maliliit na preso. Kasama sa mga kontrabandong pinapapasok ay mga golf cart, scooter at mga mamahalin at dekalidad na kagamitan para sa concert ni Golango. Tsaka napaka-importante raw ng generator sa kanila kapag nagko-concert siya dahil hindi raw kinakaya kapag kuryente lang ng Bucor ang gagamitin. Kaya bumili pa siya ng espesyal na 350kVA generator. At hindi lang yan, imagine, walang hassle silang nakakapagpasok ng kung anong gusto nilang ipasok na kung ano-anong gamit. Mayroon silang access sa illegal na droga, armas, malalaking TV, mga laruang hindi pambata, pornography, at kung ano-ano pang mga kalokohan. Lahat, basta may gusto siya, yun na yun. At yung kanyang computer hindi lang pang games, may internet pa. Pwedeng-pwede siyang tumambay sa mga websites, video call, o kung ano pa mang gustuhin niya. Meron pa siyang personal na kusinero at gwardyado pa siya ng mga solid niyang kakosa. At habang ang ibang mga bilanggo halos magsapakan para lang sa isang timba ng tubig, siya parang nasa bahay lang, sariling linya ng tubig. Di na kailangan pang pumila. Lupet no, ganun talaga siguro tol kung may backer kang mga politiko. Sabi nga ni Golango, hindi lang daw sa droga kumakamada ng datong si De Lima, pero pati na rin sa iba pa niyang mga negosyo.
Hindi rin biro ang ginagawa ni Kulango para lang ma-meet yung kota na 3 million at 1.2 million pesos buwan-buwan na sinisingil sa kanya ng mga politiko sa loob ng bilibid para kung magkulang man, siya ang mag-aabono nito. Unang-una rito ay ang business niya sa mga beer. Nako, parang beer house na ang dating. Sabi pa niya na alak daw ang pinaka-ipinagbabawal sa bilibid. Pero tanging siya lang daw ang nakakagawa ng pagpapapasok ng beer dahil umano sa basbas ng mga opisyal mula sa Bucor at DOJ. Kapag may event daw itong si Kulango, boom, 300 case ng beer in can. Benga, order agad yan. Sabi ni Kulango, 700 pesos daw ang presyo nito kada case. Pero pag ibinenta na niya, abot daw ito ng 10,000. Aba matindi tubo, no? At paano niya ito nadadala? 4-5 na 10-wheeler truck ang ginagamit para maihatid ang mga ito sa bilibid. Pero sabi ni Kulango, hindi buong 3 milyon ang kay Dilima. Ang sahod daw nito sa kalokohan nila, 1 milyon. Yung natirang 2 milyon, sa bulsa ni Kulango yon. Doon na niya kinukuha yung panggasto sa kanya mga trip at pang-grease money sa mga Bucor personnel. Pangrenta pa niya ng generator, speaker, process, lights, sound engineer, mixer at pangsweldo pa sa mga tauhan niya tuwing may gig siya. Talagang ginagawa niyang parang music festival ang Bilibid at Las Vegas. Pangalawa, nagpatakbo siya ng lending business na kung saan bawat linggo may 10% na balik sa kanya. Sa isang buwan, napakalaking tubo ang nakukuha niya na aabot sa 40%. Pangatlo, ang tawag niya rito ay tilapia. Ito yung scheme niya na nagpapapasok siya ng mga model sa loob ng bilibid. Mga chicks na pang-display sa mga mata ng mga high-profile inmates na gustong magpabango ng damdamin. 10,000 ang presyo nila, malaking halaga para sa kasiyahan nila at para matugunan ang kanilang tawag ng laman. Bumibili raw si Kulango ng isang model na 25,000 pesos. Tapos ibibenta niya ito sa mga high-profile inmate ng 70 to 75,000 pesos. At hindi lang basta pagpapapasok ng mga model ang alam ni Kulango. May pa-hotel-hotel pa siyang nalalaman. Tinawag niya itong short time kapag 2 to 3 hours lang ang stay ng mga chicks at ng mga high-profile inmates. Pero depende rin sa schedule, pwedeng maging overnight pa. At hindi lang basta-bastang kubol ang pinatayo niya. Mala hotel talaga ang datingan. High class yung mga shower, may aircon, at higit sa lahat, comfy na kama. Kumbaga first class talaga ang service nila sa loob ng bilibid. Sabi-sabi pa nga, nakapasok na raw dito ang Mocha Girls. Aminado naman sila pero ayon sa kanila, nag-perform lang daw sila ron para sa concert charity show noong early 2013 at dumaan daw ito sa tamang proseso. Isa na rin sa nakapasok doon, ang aktres na si Rosana Roses at 2 beses na raw siya nagpunta roon. Inamin niya pa nga na nakapagdala na rin daw siya ng babae sa loob at ganito raw ang estilo para makapasok. Akala nila maraming beses. Parang 2 beses lang. Ikinwento pa ni Osang kung paano ang style sa bilibid para makapasok doon. Pagpupunta ka doon, ililib mo yung may pipirmahan ka eh. So relationship to the inmates, eh, wala naman talaga. So blanco lang yon. Ang gagawin ng mga walang yung pulis, ilalagay doon, common law wife, sila maglalagay. Ayon pa sa inmate na si Nonito Arile, dumadalaw para umano si Rosana sa drug lord na si Vicente C. At sinasabing kabit ito ni Rosana. Pinabulaanan naman ito ng aktres. Pang-apat, sinasabing meron din siyang business sa loob na online sabong. Ngayon, dahil nga sa ganda ng maximum security compound dahil kay Kulango, kasabay ng paglalarawan niya rito na malalas Vegas o Rojas Boulevard, maraming mga preso ang mula medium security compound ang gusto magpalipat sa maximum. Pag sinabing medium security compound, dito ay dinadala ang mga presong may mga magagaan lang na sintensya. At syempre ginagamit daw di umano ito ng mga opisyalis ng DOJ para pagkakitaan. Kung halimbawang may isang presong gustong magpalipat sa maximum, kinakailangan humingi ni Kulango ng basbas mula sa mga opisyal na nagkakahalaga ng 500,000 pesos. And then tutubuan lang ito ni Kulango ng 300,000 pesos kapag makikipag-transact na siya sa presong gustong magpalipat. Ang nagpapatakbo raw ng ganitong sistema o negosyo ay ang dating DOJ USEC na si Francis Barraan III. Sa pamamagitan daw umano ng bagman nito na nagngangalang Susan na isa ring empleyado sa DOJ. So kailangan pirapirahin para
si Baraan na si Susan ang bahala, si Ma'am Susan ang bahala para pabalik, para makapunta na maximum. So ang ginawa ko naman dito, pag sinabing 500,000 doon, sinasabi ko naman sa Chinese 800,000. So may kita din ako 300,000 doon. Ngayon, natanong mo na ba, Tol, kung paano sila nag-uusap ni Dilima? Isang beses lang daw sila nagkausap sa telepono, Tol. Hapon daw yon sa pagitan ng alauna at alas 2:30. Pero sabi ni Kulango, 100% siyang sigurado na si Dilima talaga yung kausap niya. Bakit daw? Araw-araw niya itong napapakinggan sa TV eh. Kaya niya raw gustong kausapin si Madam ay dahil hindi niya pa raw ito nakakausap simula nung nagbibigay na siya ng 3 million o 1 million kada buwan noong October 2013 sa pamamagitan ni Junel. Siyempre, gusto niyang kumpirmahin kung talaga nga bang nakakapunta sa kanya ang pera. Tapos eto ngayon, daladala ni Kulango ang ebidensya. Hinanap at hinalungkat nila ang number na ginamit umano ni Dilima sa tulong ng kanyang talent manager na si Reynante Diaz. Nakausap mo tungkol dyan sa opo, pagpasok may number, ng may number po. At tagal-tagal kong hinanap tong number na po dahil mula ni Raid po kami sa maximum, mabuti na lang nakita po sa aking pinsan. Anong papel yan? Ito po ang number po ni Secretary Dilima po. Nung chinek nila sa House Committee yung number na ginamit, kinumpirma ito ni Deputy Speaker Gwen Garcia na yung number na yon na ginamit ay nasa contact list niya at registered ito kay Madam Dilima. Minsan ay may kakapalan daw na mukha si Junel dahil bukod sa binibigay ni Kulango sa kanila na 3 million o 1 million pesos, humihirit pa raw ito ng 20,000 pesos para pang gasolina at pangkain niya raw. Nabuisit itong si Kulango at 5,000 lang daw ang ipinadala nito kay Junel sa pamamagitan ng M. Luwelier. Siyempre, daladala rin ni Kulango ang Xerox copy na resibo sa komite bilang ebidensya na nagpapatunay na nagpadala talaga siya ng pera para kay Junel. Nasaan yung resibong yun? Attorney, ang resibo. Iconic yung pagkakasabi dito ni Kulango eh, no? Talagang boss umasta, no? Ayon sa isang article, nag-donate umano ng 1.2 million si Kulango para sa ospital ng Bilibid upang mai-upgrade ang pasilidad at makabili ng mga gamot para sa mga inmate. Hindi na nahintay ni Herbert na makalaya upang tuparin ang kanyang mga pangarap mula pa noong bata siya na maging isang recording artist gaya ng kanyang mga idolo na si Michael Jackson, Martin Rivera, at Freddie Aguilar. At ang malupet, natupad ito doon pa sa loob ng kulungan. Na-discover yan nung nag-imbestiga si Dilima. Pinangalanan niya ang sarili niyang Herbert C. Nag-release pa ng album na kinabukasan under Ivory Music. Buong recording studio meron siya doon sa loob. Ginawa pa niyang music video. Yung kanta niyang Paano Yon at Akala Mo Lang Yon. At may sarili siyang crew sa loob ng studio. At sa totoo lang, Tol, nagustuhan ko yung kanta niyang Akala Mo Lang Yon. Nakaramdam ako ng goosebumps, Tol, habang pinapakinggan ko yon. At totoo, magaling nga talagang kumanta itong si Kulango. At napakalamig ng boses. Sikat na sikat yung album niya. Gold at platinum status kahit sa loob ng kulungan ginawa. Naging new male recording artist of the year pa siya noong 2014 ayon sa PMPC. Halos kada linggo raw ang gig niya sa loob ng Bilibid. Sabi nga ng mga opisyal doon, effective raw itong style na to para ma-reforma yung mga preso kasi may mga extra activities sila, hindi puro lungkot at pangungulila. Hindi lang to trip-trip ni Kulango, kundi pangarap talaga niya maging singer. November 2014, naging mainit na si Kulango mula sa banta ng Raid dahil nailista siya bilang punot dulo ng umanong drug matrix. Pinagkaisahan daw siya ni Kernel Cardinio at JB Sebastian kung kaya tuluyan silang ni Raid sa maximum kasama ang 18 bigating inmate na kung tawagin sila ay Bilibid 19. Nang dinila sila sa superintendent office, hinahanap ni Kulango si Secretary Dilima at pagkapasok nila sa conference room, palihim siyang lumapit kay Dilima at binulungan. Sinabi niya rito na papayag na raw siya sa instructions ni Ronnie Dayan kay Junel na tataasan na ni Kulango ang pagbebenta ng mga illegal na droga, wag lang daw siyang ipatapon sa NBI. Sumang-ayon naman si Dilima sa kanya at sinabihan siyang pansamantala lamang siya ron. Inisip naman ni Kulango na 2 to 3 days lang, ibabalik na siya sa maximum. Subalit tuluyan na siyang hindi pinabalik at 8 months na ang itinagal niya sa NBI. Kung kaya't sinolo na raw ni JB Sebastian ang maximum pati ang karsel.
nung pinabalik na siya sa New Bilibid after 8 months. Sa Building 14 siya ipinadala, hindi na sa maximum. Ang Building 14 Tol ay isa sa mga espesyal na lugar sa loob ng New Bilibid Prison. Itinuturing itong hiwalay mula sa maximum security compound at karaniwang dito inilalagak ang mga high risk na bilanggo o mga bilanggo na nasa ilanim ng mga espesyal na kaso at mga tinaguriang high profile inmates. Ang Building 14 ay may mas mahigpit na seguridad kumpara sa ibang bahagi ng bilangguan. Kasama dito ang mas madalas na pag-inspeksyon sa mga selda, limitadong access sa mga pasilidad tulad ng libangan at edukasyon, at mas kaunting oras sa labas ng kanilang mga selda. Mananatili raw siya ron hanggang sa matapos ang 2016 national election. Dagdag pa niya na si JB Sebastian daw umano ang pinakamalaking drug lord sa Bilibid. Lahat daw ng mga bigating drug lord na incheck ay sumusunod dito at malakas daw ito kay Dilima at kay Ronnie Dayan. Si President Duterte, binanggit niya yung pangalan ni Colango bilang isa sa mga drug lord sa loob ng Bilibid. Binalaan niya si Colango at si Peter ko na kapag lumabas sila ng kulungan, deadbolt sila. Yung girlfriend daw ni Colango na si Nova Princess Paruhinog, anak ng mayor ng Ozami City na si Reynaldo Paruhinog Sr., isa rin sa mga politiko na iniuugnay ni Duterte sa droga. Pero syempre, itinanggi ito ni Paruhinog sa mga alegasyon at hindi raw siya pabor kay Colango bilang nobyo ng kanyang anak. Sa kabilang banda, idolo ang tingin ng mga taga-suporta ni Colango sa kanya. Regular din kasi siyang nagpapa-feeding program at nagbibigay ng mga gamot sa mga inmate sa pamamagitan ng kanyang chairman Colango Musical Charity Ministry. Ngayon, dahil nabawasan na ang isa sa malaking testigo laban kay Dilima na si JB Sebastian dahil umano sa pagkamatay nito sa COVID-19 at sunod-sunod na rin ang pag-atras ng ibang mga testigo laban kay Dilima, iginiit ni Colango na hindi niya raw babawiin ang kanyang mga testimonya at may isang salita siya tol. Kahit sino pa dang kuntupulato magano, hindi ako pwede. Bakit mag-recam ko ako? Ito ang katotohanan. Hawa ko. Hindi ko pagpalit sa kasinungalingan. Tol, kung inyong naaalala ng mga nakaraang videos natin, kagaya ni na JB Sebastian, Herbert Colango, Kerwin Espinosa, at Jeffrey Diaz alias Jaguar, ay lahat ng videong yon ay Peter ko ng Peter ko ang ating nababanggit. Kaya naman kikilalanin nga natin itong si Peter ko, kung saan ang mga nabanggit na kilalang illegalista ay siyang itinuturo bilang pangunahing supplier ng mga ipinagbabawal na gamot. Tatlo yan sila tol nung in-special mention ng dating Pangulong Duterte noong 2016 na mga pangunahing drug lord ng bansa, Peter Ko, Peter Lim at Herbert Colango, kung saan pinagbantaan ni Duterte ang mga ito sa kanyang talumpati na nagsilbing paalala sa publiko tungkol sa kahalagahan ng paglalantad at pagtugis sa mga taong ito upang matigil ang laganap na problema ng droga sa bansa. At syempre hindi rin mawawala ang salitang quote-unquote hari na minsan na rin nakadikit sa kanyang pangalan, kagaya ni JB Sebastian at Herbert Colango. Pero hindi siya nabansagang hari ng Bilibid dahil sa malupit siyang hitman sa loob, gaya ni Baby Ama, kundi dahil sa laki ng impluensya nito at kayamanan. Peter Ko, do not escape from prison. You will die. Wotwan Yuan alias Peter Ko ay isang Chinese national. Sinasabing siya ang leader ng Bilibid 19 at leader ng isang Chinese drug triad na nakabase ang operasyon sa Luzon at Metro Manila. Batay sa isang intelligence report na nakaabot kay dating Pangulong Duterte, si Peter Ko ay may direktang koneksyon sa China para sa distribution ng mga illegal na droga at parapernalya dito sa bansa. Bagamat hindi gaano nakakapagsalita ng Tagalog si Peter Ko, ay nakakaintindi naman ito kahit papano. Noong 2001, nasentensyahan si Peter Ko ng reklusyon perpetua o permanenteng pagkakabilanggo dahil sa pagbebenta ng ipinagbabawal na gamot na may timbang na 251.04 grams. Kahit na hindi inamin ni Peter Ko ang mga alegasyon laban sa kanya, ayon sa mga pulis na umaresto sa kanya, walang duda na si Peter Ko ang supplier ng mga nauhuli nila mga nagbebenta. Isang pagkakataon ayon sa mga operatiba ng Western Police District or WPD nang maaresto nila ang isang ilegalistang nagngangalang Wilson Esternon at makuha sa kanya ang kilo-kilong shabu, kaagad nilang tinanong si Wilson kung sino ang kanyang supplier at kung saan ito nakatira. Kaagad na inamin ni Wilson ang kanyang supplier at sinabing big time ito. Sa pagkarinig ng impormasyong ito, kaagad na ipinlano ng mga otoridad mula sa WPD Detective Tracker Section ang isang bypass operation upang matiklop ang taong ito na kilala sa pangalang alias Peter Ko.
Inaksyon na ng mga otoridad ang kanilang Chinese informant upang matuntun ang eksaktong lokasyon at tirahan ni Peter Ko sa Twin Dynasty Tower sa Bangbang Condo, Manila. Ngayon, masusing sinurveillance ng mga otoridad ang area ni Peter Ko sa loob ng isang linggo habang minamaniobra naman ang kanilang Chinese informant ang deal para makabili ng epektos kay Peter Ko. Araw ng August 15, 1999 ang napagkasunduang deal para sa transaksyon sa pagitan ng informant at ni Peter Ko at magaganap ang pagpapalitan ng 300 grams na bato sa halagang 200,000 pesos. At ito na nga, August 15, sa alas 2 na madaling araw sa third level parking lot ng Twin Dynasty Tower, minarkahan ng mga otoridad ang dalawang tigi-isang libong piso para magsilbing patunay na naganap ang nasabing transaksyon oras na mahawakan ito ni Peter Ko. Pagkatapos ng isang oras, naunang dumating sa napagkasunduang lugar ang mga otoridad na nagpanggap. Makalipas ang 10 minuto, dumating na rin sakay ng kanyang kotse si Peter Ko. Pagbaba niya ay kaagad siyang lumapit sa mga inaakala niyang totoong customer na bibili ng kanyang bato. Matapos makipag-usap ni Peter Ko at ng informant sa wikang Chino ng halos isang minuto, bumalik si Peter Ko sa kanyang sasakyan at kinuha ang epektos na nakabalo sa isang Chinese newspaper. Kaagad na iniabot ni Peter Ko ang hawak na bato sa isang pulis na si PO2 Diaz na nagpapanggap na buyer at sinabi niyang nasa loob ang produkto. Kaagad naman na inabot ng pulis ang boodle money kay Peter Ko bilang bayad sa kanilang transaksyon at kinamot nito ang kanyang ulo bilang senya sa assault team na natapos na ang transaksyon. Hindi alam ni Peter Ko na ang pagkamot ng ulo ng kanyang kausap na inaakalang totoong buyer ay senyalis pala para sa mga kasamahan nitong nag-aabang para takpin siya. Pagkatapos kumamot ng ulo ni PO2 Diaz, bumaba sina SPO3 Abaga, SPO2 De La Rosa at SPO1 Castillo mula sa kanilang sasakyan at inaresto ang akusado. Sa mga sandaling yun, tiyak na natanto ng mga otoridad na ang malaking isda na si Wu Tuan Yuhan alias Peter Ko ay nasa kanilang mga kamay na. Di na nakapalag si Peter Ko noong siya'y pinalibutan na ng mga otoridad. Nakuha ni SPO3 Abaga ang boodle money na may marka nila at ang item na binalot sa Chinese newspaper. Inabisuhan ng mga pulis ang akusado tungkol sa kanya mga konstitusyonal na karapatan bago siya isinakay papunta sa headquarters ng WPD sa UN Avenue, Manila. Inilagay ni SPO3 Abaga ang kanya mga initial na EA at ang petsa ng pagkumpiska na August 15, 1999 sa plastic bag na naglalaman ng puting crystalline substance na nakuha mula sa akusado. Agad na dinala sa tanggapan ng NBI ang epektos na nakuha kay Peter Ko para masuri sa laboratorio kung tunay nga bang methamphetamine hydrochloride ito o sa madaling salita, shabu. Subalit, noong araw na yon ay wala palang taga-suri na nagjo-duty kaya't sa kinabukasan pa ito na isagawa. At noong August 16, 1999 nga, sa PNP Crime Laboratory, lumabas ang resulta na walang duda, tunay na shabu ang nakuha ng mga otoridad mula kay Peter Ko. Gayunpaman, iginigit ni Peter Ko na mali ang mga paratang sa kanya ng mga ahente. Anya, walang bypass operation na nangyari at inakusahan pa niya ang mga kapulisan ng pangingikil at pag-frame up sa kanya. Ayon sa kanya, kasama niya raw ang kanyang asawa at dalawang anak noong mangyari ang di umano'y pangingikil ng mga pulis. Bagong dating lang daw sila mula sa pagbisita sa kanilang mga kamag-anak noong puwersahang pinalabas siya ng mga pulis sa kanyang sasakyan habang kakaparada pa lamang niya. Isa raw sa kanyang mga anak ay sinampal pa ng isa sa mga pulis habang ito'y nagsisisigaw sa pagkakita na sinasaktan ng kanyang ama. Hinihingian daw siya ng mga pulis ng 5 milyong piso bilang pangingigil. Hindi nagtagumpay ang mga depensa ni Peter Ko sa korte. Dahil matapos ang masusing pagsusuri at pag-evaluate sa mga ebidensya, hinatulan si Peter Ko ng Regional Trial Court of Manila Branch 41 ng sentensyang reklusyon perpetua at multang nagkakahalaga ng 500,000 piso dahil sa paglabag sa Article 3 Section 15 of Republic Act 6425. Sinabi rin ng korte na binayaran ni Peter Ko ang dalawa sa kanyang mga witness para tumistigo ang mga ito para sa kanya. Sa pagkakakulong ni Peter Ko noong taong 2001 sa Manila City Jail, nagbuhay hari raw ito sa loob at napapaligiran ng mga pribilehyo gaya ng aircon at cellular phone kung kaya't nakakapagpatuloy pa rin siya ng kanyang illegal na mga negosyo sa labas. May mga balita pa nga na may mataas na opisyal sa loob ang nagbibigay proteksyon sa kanya kaya't malaya siya nakakagalaw at may kapangyarihan sa kanya mga kasama. Noong siya na may inilipat sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa,
lalo pang lumawak ang kanyang mga koneksyon at operasyon at bumuo ng mga bigatinding ilegalista na kung tawagin ay Bilibid 19, kung kaya't nabansagan siya noon bilang pinakamalaking drug lord ng bansa. Dahil sa kanyang yaman, nakakapagbigay siya ng protection money sa mga opisyal at malayang nakakapagpasok ng mga kontrabando, lalo na ang mga illegal na droga, parapernalia at mga sandata. Sinasabi rin si Peter Ko, ang pumalit sa trono ng dati noong hari ng droga na si Lim Seng, nakauna-unahang Chinese drug lord na binitay noong panahon ng batas militar. Hindi na rin nakatanggi si Peter Ko noong siya'y inimbitahan sa Senado para sa isang Senate hearing ukol sa kalakaran sa loob ng Bilibid. Malaki rin ang naging papel ni Peter Ko sa pagdiin kay dating DOJ Secretary Laila De Lima na di umano'y protector nila. Pero bago mangyayari ang kanyang pagdinig sa kamera, naharap sila sa isang matinding gulo sa loob ng Bilibid, partikular sa Building 14 kung saan naganap ang stabbing incident. Kasama ang mga high-profile inmate rin na sina JB Sebastian, Tony Ko, at Vicente C. Bakit nga ba sila nasa Building 14 tol? E diba sa maximum dapat sila? Matapos kasi ang isang raid sa mga tinaguriang Bilibid 19 tol noong December 2014 na nagbunyag ng droga, pera at mga luxury items sa kanilang mga kubol, sila inilipat sa Building 14 kung saan ang areyang ito ang may pinakabantay sarado na may maraming CCTV cameras. Dito rin nilagay ang dalawang high-powered signal jammers upang tiyakin na hindi na makakagamit ang mga inmates ng kanilang smuggled cellphones at ang Philippine National Police Special Action Force ang kumuha ng control sa security operations sa New Bilibid Prison. Sinabi ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II sa isang house probe na bagaman nakadeploy ang SAF sa Bilibid, hindi ito nangangahulugan na ito'y ganap na malaya sa mga bawal na bagay. Gayunpaman, ipinunto niya rin na ang mga transaksyon ng droga sa Bilibid ay bumaba ng 90% mula nang mailagay sa kontrol ng SAF troopers ang lugar. September 28, 2016, Miyerkules ng umaga, nayanig ang bansa sa balita na naganap ang diumanong riot sa loob ng Building 14. Ayon sa paunang ulat ni Aguirre, nagsimula ang gulo bandang alas 7:40 ng umaga nang mahuli sina Peter Ko, Tony Ko, at Vicente C na gumagamit ng shabu. Sinaway sila ng dating chief inspector ng PNP na si Clarence Dungail at sinabing, "Wag nyo gawin yan, lahat tayong mapapasama." Dahil dito, ang tatlong bilanggo ay nagreklamo kay Sebastian na nagresulta sa gulo. And speaking of gulo, magugulo ang sumunod na report tol dahil may dalawang version daw ang stabbing incident na ito at hindi raw ito riot. Sa isinagawang investigasyon ng PNP-CIDG, lumitaw ang motibo sa isa sa mga insidente ito. Ang unang bersyon ay ang plano upang patayin si JB Sebastian para hindi na siya makapagtistigo laban sa dating senador Laila De Lima hinggil sa isyu ng illegal na droga sa loob ng Bilibid. Ayon sa kanilang natuklasan, ang umanong sumaksak kay JB na si Tomas Duninya ay inutusan ng isa niyang kaibigan mula sa Philippine Navy upang patayin ito. Batay sa sinumpaang salaysay ni Duninya, mayroong isang dating kasamahan siya sa Philippine Navy na nag-utos sa kanya na patayin si Sebastian upang hindi na ito makapagsalita pa laban kay De Lima ukol sa paglaganap ng droga sa New Bilibid Prison. Ayon kay JB, talagang pinlano raw na magpadala ng hitman sa kanya. Nanonood lang daw siya ng TV noon nang biglang may sumaksak sa kanya sa likod. Samantalang ang ikalawang bersyon ay naganap daw ito ng tangkaing pigilan ni Clarice Dungail, sina Tony Ko, Peter Ko at Vicente C mula sa paggamit ng ilegal na droga. Ang impormasyong hinggil sa aktibidad ng tatlong bilanggo ay nakuha ni Dungail mula kay Edgar Cinco na isa ring bilanggo na nakahuli sa tatlo. Dahil dito, si Dungail ay sumugod sa tatlo na daladala ang ice pick at itinuring na may sala sa pagkamatay ni Tony Ko at sa pagkakasugat ni na Peter Ko at Vicente C. Si Cinco naman ay itinuturing ding may sala sa pagkakasugat ni Peter Ko habang si Duninya ay itinuturing na responsable sa pagkakasaksak kay Sebastian. Dinala agad sa medical center ng Muntinlupa sina Peter Ko, Tony Ko, Vicente C at JB. Ayon sa mga ulat, si Tony Ko ay binawian ng buhay samantalang si Sebastian at Vicente C ay nasa maayos na kalagayan. Subalit, magkaibang ulat ang nakuha ukol sa kalagayan ni Peter Ko. May mga nagsasabing 50-50 siya, samantalang ang iba naman ay nagsasabing nasa maayos siyang kalagayan. Sa kabila nito, may ilang tanong pa rin ang mga mambabatas hinggil sa responsibilidad ng mga opisyal ng Bilibid sa nangyari. Si Representative Arnulfo Teves Jr. ay kumuwestiyon kung bakit hindi pinanagot ang mga opisyal ng Bilibid sa mga insidente. Ayon kay Teves,
dapat panagutin ang mga opisyal dahil sa ilalim ng kanilang pagmamanman, nakapasok ang mga kontrabando tulad ng droga at ice pick. Ayon pa kay Tevez, sa isang kontroladong pasilidad, ang mga nakaatas na magbantay ay dapat managot. Sumang-ayon naman sa kanya ang ibang mambabatas. Sinabing ang mga nasa kontrol ng pasilidad ay dapat maging responsable at managot sa anumang pagpasok ng kontrabando. Isa pang issue na binanggit ni Tevez ay kung bakit unang itinuring ng pulisya na riot ang insidente bago isagawa ang investigasyon ng CIDG. Ayon sa kanya, maaring may pagtatakip na ginagawa sa tunay na nangyari. Sa kabila ng lahat ng ito, umaga ng October 10, mahigit isang linggo matapos ang insidente, tuloy ang pagtitestigo nila Peter Co. Dumating siya kasama sina Vicente C. at JB Sebastian sa batasang pambansa para sa pagdinig ng Committee on Justice. Doon na nagsimula ang kanilang pagsisiwalat sa kalakaran ng bilibid at ang mga opisyal na di umanong mga protektor ng mga ilegal na gawain sa loob. Ngayon, tuloy pa rin kaya ang operasyon ni Peter Co. sa labas? Noong nakaraang balita tol tungkol umano sa drug cartel ng mag-amang Espinosa na si Kerwin at Rolando, si Peter Co. kasama si Peter Lim ang pangunahing itinuturo nila bilang supplier na nagdala para kila Peter Co. na makasuha ng drug trafficking. Tandaan natin na ang mga Espinosang ito ay hindi basta-basta pagdating sa pagkalat ng ilegal na droga sa bansa at malalaking isda rin ang mga ito. Pero ang isang nakakagulat at malaking balita rito tol ay ang pagkakaabswelto ng mga ito, lalo na si Peter Co. sa kaso nila. Sa kabila ng affidavit ng ama ni Kerwin na naglalaman ng pagkakasangkot nila Peter Co., ibinasi ang reklamo sa impormasyong isiniwalat noon ng tauhan ni Kerwin Espinosa na si Marcelo Adorco na sinalim at Peter Co. raw ang supplier ng Espinosa Drug Group. Pero sa isang resolusyon na inilabas ng Department of Justice noong March 7, 2018, ibinasura ang mga akusasyon laban kina Co, Lim at Espinosa hinggil sa alegasyong pagkakasangkot nila sa bentahan ng ilegal na droga. Ayon sa 41 pages ng nasabing resolusyon, hindi kinatigan ng DOJ ang mga paratang ni Marcelo Adorco. Batay sa mga detalye, tila hindi sapat ang mga ebidensyang iniharap para suportahan ang mga akusasyon laban sa mga nabanggit. Bukod dito, kinwestiyon din ang kredibilidad ni Adorco bilang testigo dahil sa mga hindi magkakatugmang impormasyon na kanyang ibinahagi. Dagdag pa, napansin ng DOJ na kulang ang tinatawag na corpus delicti o body of the crime o yung konkretong ebidensya ng krimen, lalo't wala naman daw na ipresenta ang PNP-CIDG ng ilegal na droga na magpapakitang sangkot nga sa bentahan ng ilegal na droga ang mga inireklamo. Kung ikaw ang tatanungin tol, pabor ka ba na ibalik ang bitay para sa mga drug lord or drug offender na gaya nito? Pabor ka ba noong binitay ang dating Chinese drug lord na si Lim Seng sa panahon ng batas militar? Anong klaseng bitay ang gusto mo tol? Lethal injection, cilia elektrika o firing squad? Maraming salamat!